Papa, huwag tama na po ba? Bulag na sangilita. Tikas kasi ng ulo eh. Nanay Christina! Nanay Christina, nasaan ka na? Sakay, habulin natin! Panginoon, kailangan ko po ng tulong niyo. Wala ka ng kawala ngayong kuba! Walang silbihan si Christina. Hindi niya nagawang makumbinse si Angelica. Alam niyang manika lang ang ginagawa natin. Bakit hindi niyo na lang akong hayaang ako ang makumbinse sa bata? Ikaw ang bahala, Magdalena. Birheng Maria, tulungan mo po ang mga anak ng kabutihan. Nasa inyong mga kamay na po ang kanilang kaligtasan. Bilisan niyo, Saguan! Bilisan niyo! Wala mo ka. Talagang lahi ka ng demonyo, kuba! Salamat sa lahat ng itinulong mo sa akin. At higit sa lahat, salamat sa lahat ng aral na itinuro mo sa akin. Dapat nang tanggapin ko na kung ano man ay binigay mo sa akin. Katulad ka rin namin, nananalaytay sa dugo mo kasamaan. Dahil katulad ka rin namin, isa kami kapulang kadiliman. Naiintindihan mo? Naiintindihan mo ba ako? Hindi totoo yan! Hindi! Hindi! Ano nangyari dito? Magdalena, ba't nasa side ka? Magdalena, lasing ka ba? Lasing daw? Nangahuha! Tawbata ka! Nagalit mo ako! Wala na sa akin ang mga mata ng Hala Birhen. Pero nasa akin pa rin ang kapangyarihang tinuro sa akin ni Lola Rasfelina. Pwes! Pasok kita katulad ng Lola Rasfelina ba? Natalo? Ay, naku. Hari, babes, wala ba tayong gagawin? Ano ba? Oo nga, nainip na ako. Bakpaka na. Ma, wrestling na sila. Sana nga ganun lang kadali. Pero mas mabuti kung mag-aantay tayo ng mga kasama natin. Bakit may darating ba, Marcos? Yan ang sabi ng mahal na Rasfelina. At yun ang gagawin natin. Nakatakas na naman ang hari ng kasamaan. Siguradong babalik yan para magasik ng lagim. May binagtataka ko lang. Kung totoo nga si Gabriel ang puno ng kadiliman, bakit siya takot sa atin? Kaya nakasugupa ako noon ng kasamaan ito. At hindi ang tipo nito ang tatakbo katulad ng ginawa ni Gabriel. Ang ibig mong sabihin, hindi si Kuba ang may dala ng kamalasan sa bayang ito? Hindi pa ba sapat yung nakita nating pagbabago niya ng anyo? Nagbabago ng anyo, pero hindi nagiging halimaw katulad ng puno ng kadiliman. Kung ganun, sino yung mga halimaw nito? Hindi kaya totoo ang sinasabi ni Father Joseph? Hindi kaya nalilin lang tayo? Si Mayor Carlos, ang puno ng kadiliman? Kaya ang kailangan nating alamin. Narinig mo yun? Oo nga, parang may paparating na tren. It's a bird! It's a plane! No! It's Super Mita! Baliw!
parang kometa. At papunta to sa simbahan. Marcos, hindi ba yan galing kala Solcar? Mukhang papasabugin na nilang simbahan. Hindi ko alam. Pero kailangan malaman ng father to. Malaban sa akin! Hindi ko naman po gustong saktan kayo eh. Pinagtanggol ko lang po ang sarili ko. Ganon! Pwes! Tingnan natin hanggang saan ang tapo mo! Hoy! Kayo dalawa! Henel! Pwes! Nadiwan na po ako, nasasaktan po ako! Muli ka naman! Father, ayun siya. Ayun, Father, parating na. Father, parang yung simbahan yung pinupunteriya. Oo nga. Mapapasipit niya yung COVID! Diyos ko po. Tawarin niyo po ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Kumusta, mga kaibigan? Aspelina, nagbalik na ang mahal na puting mangkukula. Kikiling, Aspelina! Oo nga, parang si Darna. Ika na! Iwan mo ako! Lapan-lapang. Sige, pasok niya dyan. Adok! Dyan ka! Pusin mo ako dito, parang awal niya siya Magdalena. Gusto ko pa bumaka sa bangin ay Christina ko. Mag-isa kang umiyak dyan, Angelita. Kaya Magdalena! Kaya Magdalena, palamasin niyo po ako dito. Gusto ko ba makasamang inay Christina ko? Nakinig ako sa inyo, mahal na Kasfelina. Kundi napatay ko na si Christina. Alam ko maaasahan kami, Agus. Anong binabalak ng mga alagad ng kamutihan, Kasfelina? Isa-isa ko na silang pinahanap kay Viejo. At sana ipagdasal natin na dumating sila sa tamang panahon. Sapat na po ba ang alagad ng kamutihan para labanin si Solcar? Noon ay napigilan si Solcar, ngunit hindi siya nabuksan. Ngunit ngayon, mukhang mahihirapan tayo dahil higit siyang malakas. Gaya ng sinabi ng propesiya, si Angelita lang ang maaaring pumatay kay Solcar. Kung ganun, dapat maibalik natin si Angelita. Ang tanong ay, buhay pa ba siya? Nararamdaman ko ang tibok ng pusa ng apo ko. Buhay pa siya. Pero habang nasa mga kamay siya ni Solcar, siguradong kamatayan din ang aabutin niya. Nasaan nga ba ang kuta ng kadiliman? Mayor! Ang walang tawa.
Pasukin natin para sigurado. May iwan ka na dyan, eh. Mayor! Alam mo bang labag sa batas itong ginagawa natin? Trespassing to. Alam ko, Epe. Eh, sino ba naman ang huhuli sa akin? Di ba ikaw ang chief of police ng bayang ito? Aso? Huwag kong salbay, ah. Huwag mo akong kakagatin. Wag! Puta ng kadiliman. Anak, ano sa tingin mo? Di ba matalino ka? Kuta ng kadiliman, Nay. Yan yung naririnig ko sa mga asawa ng mga lalaki dito sa bayan natin. Yan yung beer house na nasa kabilang bayan. Anak, iba yung kuta ng kadiliman na sinasabi mo. Kadiliman? Kasinihan, madilim. Nagagampan ng kabaliwan. Ako. Eh, alam mo kasi, Celia, sila mo gumana yung dalawang yan. Sa akin. Abel, di ba naikulong ka nila Mayor Carlos? Hindi mo ba naalala kung saan yung kuta? Kinulong nila ako sa ilalim ng bahay nila. Pero sa tingin ko, hindi naman yung kuta ng kadiliman eh. Paano natin sasagipin siya ng Rita kung hindi natin alam kung nasan siya? May kilala ako. Isang taong sigurado ako na alam ang kuta ni Mayor Carlos. Oh, ba't ang tahimik? Eh, malamang nilapa na ng asin si Angelita. Tahimik na. Hindi! Huy, ang galing oh! Yung halimaw na aso, naging tuta! Mabait na siya ngayon. Di na siya nanganggat. Ay, ang cute! Akin na lang yan! Akin na lang yan! Tumahimik na kayong dalawa dyan! Hindi kayong dalawa ang gagawin ko, tuta eh! Buksan niyo, bilis! Diyan mo! Tabi! Akin na nga yan. Hindi po, kalaro ko po siya. Akin na yan! Po siya. Pagtsagaan mong kalaroin ang mga ipis at daga! Sige, dapat akin na lang yun. Ano tinitignan mo? Ano magagawa sa inyo ng mga litratong yan? Wala lang. Natutuwa lang ako. Tingnan mo mga lolo at lolo kito ah. Mga bata pa nga lang sila dito. Hindi ito ang panahon para ibalik mo ang nakaraan ng mga ninuno mo. Sarakim! Sarakim, aking Panginoon! Sarakim! Kumusta, Lakwal? Alipin ka pa rin ba ni Sulcar? Raspilina? Natulala ka dyan. Paano nangyari ito? Tingnan mo.
Kilala mo yan? No. Si Mayor Carlos. Oh, si Mayor Carlos. Ang pinagtataka ko, itong litratong ito, kinuna ng 50 taon na nakararaan. Ang ibig mong sabihin, tama ang sinabi ni Gabriel at Padre Joseph. Si Mayor Carlos ang pinuno ng kadiliman. Wala kaming balak saktang kalakwal. Gusto lang namin malaman kung saan ang kuta ng kadiliman. Alam mo, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo yun, Raspilina. Kung hindi mo sasabihin, pipilitin ka namin. Yun ay kung mahuhulin niyo ako. Pabayaan mo siya, Mercos. Siya ang magtuturo sa atin sa kuta. Mga kaibigan Alitaptap, sundan niyo ang alipin ng kasamaan at ituro sa amin ang kanyang pinuntahan. Bakit? Anong kailangan mo? Pwede po ba makahingin ng kahit konting pagkain lang po? Naku, hindi pwede. Ang sabi sa amin ni Magdalena, patayin ka sa gutom. Sige na po, kahit konti lang po. Naku, huwag ka na nga maingay ah. Kakain kami, manood ka na lang. Hindi ka na pwede manood. Sarap pa naman ang pagkain. Bulag ka ba lang? Matagulag. Bukas, isang kampo ng kadiliman ang naririto. Sarap. Tamis. Uy, magbalat ka para sa akin. Sana. Bakit nawala? Wala. Itong batang to, puro kalokohan? Ano akala mo? Makakaisa ka na naman sa akin ang Hilita, ha? Di ang Magdalena, nagugutom na po ko. Gusto ko lang naman po kumain kahit kundi lang po. Ah. Nagugutom ka. Pwes,
Ito, oh. Hanapin mo. Yan. Kainin mo pag nahanap mo sa lupa, ha? Diyan na sila. Maraming salamat, mga kaibigan. Ngayon, maililigtas na natin si Angelita. Oo, Carlos. Buhay sa Raspilina. At naririto siya sa bayan natin. Buti na lang, nakatakas ako. Kung di, baka napilit nila akong sabihin kung saan ang puta natin. Anong gagawin natin, Carlos? Kailangan kumilos na tayo agad. Muling nabubuhayan ng loob ang mga taga Santa Maria at narito na si Raspilina. Malamang papunta na rito ang mga alagad ng kabutihan. Huwag kayong mag-alala. Wala na sa mga alagad ng kabutihan si Angelita. Mahirapan na silang talunin tayo. Anong binabalak kong gawin? Patitikimin ko ng takot ang bayan ng Santa Maria. Eh, si Angelita, anong gagawin natin sa kanya? Kung hanggang bukas, hindi pa rin magagawa ng paraan ni Magdalena na pumanig sa atin si Angelita. Papatayin ko silang mag-ina! Alam na namin kung sino may gawa ng kasamaan dito. Nasa bahay na kaya si Mayor? Hintayin na natin. Mabuti nang hindi niya alam kung ano ang plano natin. Alam ko meron ka nakikita. Kaya sabihin mo sa akin kung ano nakita mo! Nakikita ko pong sa araw na ito. Simula ng labanan ng kabutihan at kasamaan. Hindi nila maukuha ng buhay ang batang yun! My name.